Hi guys, good morning and another tips na naman for today. So guys, bibigyan ko kayo ng tips ng gagastusin papunta sa Cascata Varone. So napunta kami nung Sunday sa Cascata Varone. So bibigyan ko kayo ng computation kung magkano nagastos namin para at least may idea kayo if ever na pupunta kayo doon. Kumbaga magkakaroon kayo ng allowance at alam nyo na yung almeno kung magkano gagastusin. Ano? So guys, pinuntahan namin ay sa Mistica na sa Brescia, sumimba kami doon, then nagdiretso kami sa Cascata Varone doon at doon kami namasyal. So bago kami umalis dito, naggasolina kami, benzina yung sa amin, ano, so naggasolina kami ng 50 euro, then ang toll gate, gumastos kami ng at least 13, budget na lang kayo na mga 30 euro, balik ka na yon. So, mag-budget kayo ng ganong kasyang-kasya na yon. And then, ano pa bang ginastos namin? So, ang entrance sa Cascata Varone ay, ang individual is 7 euro, plus, kung gusto nyong bumili ng, yun nga, QA, para wag kayong mabasa, is, nagbibenta sila ng 2 euro and 50 cents. So, yun yung price. Then, mas maigi ang gawin ninyo pag kumuha kayo ng ticket is familia. Dahil kung familia, makaka-discount kayo. Tulad namin, naka-discount kami ng, hindi naman ganun kalaki, pero konti naman naka-discount kami. And parang naging yung 750, naging 650, I think. 650 o 560, na marikordo. Kumungkoy ganun yung, ano namin, mas malaki yata yung discount kapag grupo ng 20 person. Yun yung nabasa ko. Basta yun, ang tips ko lang sa inyo, if ever na gusto nyo magpunta doon sa Casa Varone, magdala na lang kayo ng QA, or kung wala naman, ay yung jacket na hindi masyad, yung madaling matuyo, para hindi naman kayo pag lumabas ay basang-basa, ano, dahil pag madaling matuyo, bago kayo lumabas, ay tuyo na kayo. Then, tips ko pa sa inyo doon is, magdala kayo ng yung pang-cover sa cellphone para wag mabasa, para at least makapag-video kayo ng ayos, tulad na nangyari sa akin, di ako makapag-video ng ayos, dahil baka mapasukan ng tubig yung akin cellphone, ay pag nasira, ay naku, wala lang pambili niyan guys, yung sinabi ko nga sa video, ano. So, yun ang tips ko sa inyo, then, ano pa ba? So yun guys, kung gusto ninyo much better na hindi naman namin nagawa ay magbaon na lang kayo ng pagkain. So kung may mga cooler naman kayo ay sigurado namang mainit yung kakainin ninyo. So magbaon kayo, pwede naman kayong kumain sa sa mga auto grill, 'di ba? Pwede tayong tumigil doon, then pwede naman kayong kumain doon. Pero kung may budget naman kayo, pwede kayong kumain doon. Pero napakamahal. Biruin niyo yung kinain namin, apat kami, mag-anak kami, isa gumastos kami 71 euro, isa lang kain yun, wala pa doon yung coffee. Dahil nung coffee ay nung pagpunta pa lang kami, mahal din ang coffee dahil ang latte macchiato is 2 euro doon at saka 160 ata yung may flavor na ano na brioche. So kung gusto niyo, pwede kayong magbaon ng pagkain, and kung ayaw niyo naman at may budget naman kayo for para sa inyong pagkain, eh po pwede naman. So yun lang guys, yun yung aking tip sa inyo, kung magkano yung nagastos namin papunta doon, at masaya naman, sobrang ganda talagang as in, at saka yun sa Rosa Mystic, napakaganda noon. Maliit lang yung simbahan niya pero sobrang worth it. At saka meron sila doon, meron kami pinasukan na kumbaga lumakad kami sa tubig, nagbanya kami ng ano, for yun daw ay for healing sa kung sinong may mga sakit yan. So pwede doon, mag-wish lang kayo doon. Kaya tips ko nga lang pala sa inyo, kung dadaan kayo sa Rosa Mystica, much better na medyas yung inisusuot, huwag kayo mag-i-stocking kasi hindi nyo mahuubad yung stocking nyo is sayang, kasi yung anak kong isa, nag-stocking, hindi siya nakapagbasa. Ay, sarap-sarap naman ang pakiramdam noong tumubog kami sa tubig. So, yun guys, yun ang tips ko sa inyo. And ano pa ba? If ever na may gusto kayong malaman, message lang kayo sa akin or comment below. Susubukan natin sagutin kung ano ang inyong gustong malaman about sa papunta doon sa Cascata Varone and sa Rosa Mystica. Yun lang guys, babu!